Welcome po sa Dres TV News. Kung interesado ka sa mga ganitong balita, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol sa Kim Pau at ihahatid ko sa inyo ang pinakabagong mga balita tungkol sa kanila. Kaya kung hindi kayo subscriber ng ating channel, pindutin nyo na ang notification bell at idamay na din ang bell button para manotify kayo sa mga bago at nagbabagang happenings tungkol sa Kim Pau. Narito ang mga dapat nyong malaman tungkol sa kanila. So unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa katanungan po ng One Publicity PH. So ito ay kilala po na malapit sa Kim Pau. Sabi kasi dito ni One Publicity PH, "Hi everyone, hope you can answer the question below. In what ways did they inspire you? You may reply in the thread with the hashtag #EmpowerKimPau." So ano daw po yung nakaka-inspire sa Kim Pau? Ano yung na-inspire kayo sa Kim Pau? And sabi nga po ng ilan, "Kim Pau inspire me to love myself again, na pwede pala kiligin o mag-smile nang di mo kailangan ng taong sasaktan at lolokohin ka lang. Empow is my healing process and they helped me a lot to fight the depression I have before. Now because of them, I'm totally healed and happy. Thank you, Kim Pau." So ayan po ang isa sa naidudulot ng tambalang Kim Pau. Natatanggal po nila yung stress, yung depression ng isang tao. Ganyan katindi, no? Ganyan katindi ang impact po ng tambalang Kim Pau at yung mga ginagawa po nila na nakikita po ng publiko. And eto pa yung isa, "They inspire me to believe that dreams do come true and destiny is real. That with everything they both have achieved, it is important to be humble and to keep your feet on the ground. Just love them." So yan po ang isa sa katangian ng Kim Pau, lalo na si Kim Chu. Kahit na ang dami niyang achievement, kahit ang dami niyang pwedeng ipagyabang, diba, nakikita natin sa kanya yung napaka down to earth na ugali niya. Magaling siyang makisama. Parang pag nakihalubilo siya sa mga normal na tao katulad natin, hindi mo makikita yung ere niya. Napakasimple niyang tao. Yun yung minahal at nagustuhan talaga ng mga fans. Eto pa po yung iba sa comment, "Their professionalism inspired me. The never-ending dedication Pau gave to any role he received. Kim never-ending desire to learn any talent that will improve her craft." Yes, ganyan po si Kimmy and si Paulo. "I stopped watching Filipino soap movie a long time ago. Kim Pau inspired me to look at it in a different light. The right casting, story, interpretation of characters, cinematography improved na with Dindang and What's Wrong with Secretary Kim, panunumbalik ng sigla ng tulad kong manonood sa Tatak Pilipino." So itong mga project ni Paulo and Kim Chu ang isa po sa nagpabalik daw ng Tatak Pilipino na mga pelikula. So ibig sabihin, napakalaking impact talaga ng tambalang Kim Pau dito po sa ating bansa kasi ang daming naitulong nito eh. Siyempre, sa mga depression, sa mga stress. Ang dami din pong na-inspire na kabataan sa Kim Pau. Giver na din sila, 'di ba? Napaka down to earth na din po nila. So ang Kim Pau ay nagsisilbing magandang huwaran po para sa lahat. Kung anong pinapakita nilang dalawa, ginagaya po ng mga fans and supporters. And eto pa po yung last. So wag po kayong mainip kasi sinasabi ko lang yung mga naitutulong sa mga fans ng tambalang Kim Pau. And makikita nyo dito, ang ganda pala, nakaka-amaze ang impact ng Kim Pau sa lahat. Sabi dito, "Kim Pau inspire me in so many ways. Kapag stress ako sa work, sila lang ang nakapagpawala ng stress at nakapagpahappy sa akin. Maraming salamat Kimmy and Pau. We support and love you both. God bless and stay safe." So ayan, nakatuwa, 'di ba, magbasa po ng mga comment nila na talaga namang totoo dahil ang Kim Pau ay talagang tumatakpo sa kanila. Kaya marami ang nakakamiss pag wala po silang paramdam. Katulad ni Paulo Abilino, ilang araw na po siyang walang paramdam simula po ng nagka-minor accident itong si Kim Chu. Marami nga po ang nagsasabi na hindi sila sanay pag masyadong tahimik yung mga social media ni Kim Chu and Paulo Abilino, and mabuti na lamang daw at si Kim ay nakita na
sa It's Showtime kahapon. Kahit papaano daw ay napawi yung kanilang pagkamis sa Kimpaw kasi wala naman pong ganap. Walang pa bike session, walang pa gym. Diba? Yan po yung isa sa mga inaabangan ng Kimpaw fans kasi dyan nila nakikita yung talaga namang bonding ng Kimpaw, Kim Chu and Paolo Abellino. Samantalang may pumupulis po kay Kim Chu dito sa Twitter tungkol ito sa nangyari po kay Kim na minor accident yung sinakay po siya sa ambulance dahil po sa pag-rehearsal ng magpasikat. So meron pong pumupulis dito kay Kim. Sabi ng pumupulis kay Kim, oh, nasa ambulance na nga, nagsiselfie pa din. Ano girl, to stay relevant ba yan? Katulad ng pinagbaba, kuno, yung ban mo. So ayan, may pumupulis po kay Kim Chu. Parang kinu-question na bakit kailangan pang mag-selfie eh nasa ambulansya na daw. So marunong pa, no? Marunong pa po kay Kim Chu kung ano yung gagawin ni Kim Chu. Si Kim po, at ang Instagram design yan, yung story ha, yung story ng Instagram design yan para i-share kung ano yung mga nangyayari sa iyong buhay. At since artista naman si Kim Chu at gusto niyang i-share kung ano po ang nangyari sa kanya nung araw na yun, sinare niya. Diba? Sinishare niya lang po, nagpakatotoo lang siya na ito yung nangyari sa kanya para updated po yung mga fans. So bakit naman may paganito na pamumulis at nangingialam pa kay Kimmy? So wala, hindi talaga mawawala po yung mga ganito na talagang tumutulig sa po sa mga galawan ni Kim. Meron at meron masasabi sila sa'yo, gumawa ka ng mabuti, may masasabi sa'yo, gumawa ka ng masama, lalo silang may masasabi sa'yo. Kaya tama yung ginagawa ni Kim Chu, nagpapatuloy lamang siya and hindi niya po pinapansin yung mga ganitong mga bashers. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Paolo Abellino and syempre sa nangyari pong aksidente kay Kim Chu. Diba nung nakaraan na aksidente po si Kim? Diba? Pinag-alala po tayong lahat. So ngayon, ito po ang ilan sa usapan na nadadaanan ko sa social media, sa Facebook. Since si Kim Chu po ay sasalang para po sa magpasikat, diba? Alam naman natin ang performance nitong si Kimmy. Talagang bigay todo at buwis buhay. Ngayon, sabi ng ilang mga fans, anong ginagawa ni Paolo Abellino para si Kimmy ay mapagsabihan para hindi na maulit-ulit yung aksidenteng nangyari? So, siguro nakiusap daw itong si Paolo Abellino ng sobra-sobra na mag-ingat naman itong si Kim Chu sa darating na performance niya po dyan sa magpasikat. Kasi kung hindi nga naman po gagawin ni Kimmy na mag-ingat, mas marami po ang maapektuhan at mag-aalala po sa kanya. Kaya naman tama lang, no, na sobra-sobrang makiusap, magmakaawa si Paolo Abellino para lamang po mag-ingat at isa-isip ni Kimmy na sa isang galaw niya nakasalalay po ang lahat. Kaya kung magiging padalos-dalo siya sa kanyang mga galaw, sa kanyang mga kilos, mas marami po talaga ang maapektuhan dito. Kaya ipag-pray na lang din natin mga kakimpaw na bigyan po ng sapat na kalakasan at pag-iingat ni Lord si Kim sa darating po na magpasikat. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at mag-usap-usap ulit tayo.